may nanalo na si Laika Estrella, ang bagong kampyon sa tawag ng tanghalan. Pero alam niyo bang muntik na palang mag-give up itong si Laika dahil sa breakup sa kanyang kasintahan? Di niyo alam yun, ano? Paano nagbago ang kanyang isip at itinuloy niya ang laban sa kantahan? Ang revelasyon ng kampyon sa kanyang pag-rest back sa buhay. Isa-isa nang sasagutin dahil eto na ang boses ni Laika, pangmalakasan. Ang Grand Champion sa ika-anim na taon ng tawag ng tanghalan ay si Laika Estrella ng General Santos City. Congratulations! Bagong pangalan. Congratulations, Laika! Bagong muka. Bagong boses. Ito ang gumulat sa madlang people. Laika Estrella! Dahil isang probinsya ng taga-Gensan ang naguwi ng titulo bilang kampyon sa kilalang paligsahan sa kantahan na marami ang nangarap at nag-aasam. Laika Estrella, ang 6th Grand Champion ng tawag ng tanghalan sa Showtime. Dahil ang boses niya, pangmalakasan. Yan ay di na kailangan pa. And the Grand Champion, Laika, is in the house! Wow! Bago ka palang sumalang sa TV, kumakanta ka na daw talaga sa Gensan. Yes po. Kailan mo na-discover na may boses ka? Si Mama kasi, at 3 years old ako nun, nakita niya akong kumakanta, pero gamit-gamit yung puno sa sanga. Pero kailan mo nalaman sa sarili mo na, uy, may boses ako, at ito na talaga ang gusto kong gawin? Kailan mo nalaman yun? 5 years old ako, umiiyak kasi ako nun. Sabi ko, Ma, gusto ko yan. Kasi kumakanta na siya nun sa stage. Tapos, singer din si nanay. Opo. Gusto kong pahubarin sa kanya yung sinusuot niya. At ako ang susuot nun. Ako ang susuot. Pagdating sa entablado, bukod sa kanyang malaanghel na tinig, lakas ng karisma ang panlaban ni Laika. Small but terrible, ika nga ng marami. Wala siyang inaatrasan kahit na isang buong barangay pa ang magkalaban sa bawat singing contest na kanyang salihan sa probinsya. Fight lang palagi itong si Laika dahil alam ng dalaga, may kakampi siyang ina sa bawat laban niya. Nananalo ka naman. Opo, hindi ko po akalain yun na ako po mag-grand champion. Ano naman ang premyo? Prize po siya. Price talaga siya. Oo. Like 20,000, gano'n. O, anong ginawa mo sa pera? 10 years old, 20,000, malaki yun. Opo. Anong ginawa mo? Diretso bigay kay nanay? Oo, binigay ko kay mama. Tapos yung trainer ko naman, binigyan ni mama ng pasalamat. Pero sa realidad ng buhay ng konteserang si Laika, hindi mga kapwa niya singer ang kanyang dapat talunin. Dahil lang mismo niyang sarili ang kanyang katunggali para magtagumpay. Sa malapilikulang karanasan ni Laika noon sa Gensan, ang naging mahigpit na sagabal sa kanyang pangarap ay ang kahirapan sa buhay. Pero pilit kinakaya ni Laika ang hamon kahit nahihirapan. Isang bubog ang mayroon si Laika na sumugat sa kanyang puso, kaya bawat kanta niya tagos sa kaluluwa. 12 anyos pa lang nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang nanay niya ang tumayong ama at ina sa kanilang dalawang magkapatid. Pero hirap tustusan ng kanyang nanay ang pang-araw-araw na gastusin nilang mag-anak. Doble kayod man sa trabaho ang kanyang ina noon, umabot pa rin sa punto na wala silang choice kundi kumain ng tira-tira at panis pa na pagkain. Huwag lang malipasan ang gutom. Nung wala na talaga kaming makain, oo, yung papanis na yung pagkain namin, isang beses lang kami sa isang araw kumakain. Opo. Ano pag gutom? Wala lang. Relax lang po. Tapos, kung ano man po ang dadating, magpapasalamat pa rin sa Panginoon, ganun. Kasi hindi ko nakikitang mahirap kami, nakikita kong may liwanag dun sa, dun sa dulo. Sa Gensan, ang hirap po namin. Kasi
palipat-lipat kami ng tahanan, palipat-lipat kami ng bahay, makailang lipat din kami ng bahay. Tsaka wala kaming ano, wala kaming means of transportation, nagko-commute kami. Nadaanan din namin na mag-ulam kami ng tuyo. Yung 10 pesos na tuyo mula umaga hanggang gabi na 'yon. Nadaanan ko din na maghugas ng kanin na panis. Hugasan ko na 5 times tapos ilugaw ko para sa kanila para makakain sila. Kaya sa murang edad, ang talentong iniregalo ng langit kay Laika ang naging puhunan na lang niya para makatulong kahit paano sa kanyang nanay. Ang kalam ng sikmura na nararanasan noon ang naging inspirasyon para iahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Bawat singing contest, hindi talaga pinapalagpas ni Laika. Kasabay ng paglaban sa kanyang kapalaran, naglalako pa ng merienda sa eskwela habang nag-aaral. O ito ha, bandehado ito ng lumpia. O magpanggap tayo. O sige, o tumatawag ka ngayon ng mga bibili sa'yo. Anong sinasabi mo? Hello everyone! Ayan, may ano ako dito, may binibenta akong lumpia. Lumpiang Shanghai. Gusto nyo ba? Pero tapos yun po, sabi nila, sige po, pero ayaw ko munang bigyan kasi gusto ko muna mag-sample. Mag-sample. Oh, alam mo na kung ano isabihin nun. Sasample muna ako agad. Okay. Oh, hindi sample lang kain ng lumpia. Hindi po. Sample lang kanta. Kanta. Para bibili sila. Okay. Ano yung kanta na favorite mo na pag kinanta mo, ang dami nilang binibili? Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Ay, nice. Akin na, bibiling ko na lahat yan. Ayan, pinakyaw ang lumpiang Shanghai. Sa kahirapang nararanasan ni Laika at ang kanyang ina, posible pa bang maabot niya ang pinapangarap na karera? Sino nga ba ang kanyang kalaban para siya'y magtagumpay? Tuloy ang tutok sa kwento ni Laika dahil ang mga kasagutan malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Giveaway na ni Laika noon na kantahan ang kanyang mga bumibiling customer. Pero hindi siya pumayag na sa eskwelahan lang marinig ang kanyang boses. Kasama ang ina, nakipagsapalaran sa mas malaking entablado si Laika sa Maynila dito. Mas ibang level ang hirap at pagsubok ang mararanasan ng mag-ina. Challenging parts ng aming pagsali ng mga competition, yung aabutan kami ng ulan sa daan, aabutan kami ng baha. Nung minsan talaga nung baha, tumatak talaga siya sa akin kasi naawa ako kay Laika noon. Gusto niya talagang makakuha siya ng prize na para sa amin. Tapos pag-uwi namin, wala kaming masakyan kasi nga baha. Tapos yung tinitira namin, puno na ng tubig, yung ganon. Tapos yun, akay-akay ko siya dun sa baha. Yun talaga yung pinaka worst part na nangyari sa amin. Pagdating namin dito sa Manila, hindi namin alam, ganito pala kahirap dito. Yung pagkain, hindi ka makakabili ng 10 pesos. Ang ginawa ko, para magkaroon ng laman yung tiyan niya, bumibili ako ng itlog, tsaka yung asin. Yun lang ang kinakain namin. Yan pinapakain ko sa kanya. Minsan siya na lang yung pinapakain ko. Bumibili din ako ng saging. Dito sa tawag ng tanghalan, daming talagang natatawag sa tanggalan. Di ba? Mabuti hindi ka isang sa mga natanggal. Ilang beses na din po kong natanggal. Totoo ba? Kasi tatlong beses bago ako kumali ulit. Pang-apat ko na po ito. Pang-apat? Opo. Parang kang beauty queen, ha? Na ilang ulit bago maging Miss Universe. Totoo ba? Opo. So, ibig mo sabihin, ang payo mo sa lahat ng gustong sumubok sa ganyan, kapag sila'y natalo o natanggal, anong gagawin? Huwag lang sumuko. Oo. Kasi lahat naman tayo may time naman talaga na mare-reject tayo. Hindi naman talaga maiiwasan po yun. Tsaka,
Faith in the Lord lang. Tsaka sa sarili mo. Kailangan may trust ka talaga sa sarili mo. Pinaka-first yan. Sing taas ng tore ng ABS-CBN ang pangarap ni Laika. Mula Jensan ay nakipagsapalaran kasama ang kanyang ina dito sa Metro Manila para ituloy ang laban ng kanilang kapalaran. At hindi naman nabigo si Laika dahil isa siya sa mapalad na nabigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanyang talent sa Madlang People ng ABS-CBN. Sa entablado, kita ang kagustuhan ni Laika na may mapatunayan. Gusto niyang ilaban ang kanyang pangarap na makilala talaga sa industriya. Kaya't bawat tayo niya sa Showtime stage, nagmamarka. Pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng tapang ni Laika, may kahinaang sa kanyang puso na pilit humahatak sa kanya. Isang pag-ibig ang susubok pala sa katatagan ng dalaga. Huwad at duwag daw na pag-ibig ang siyang dahilan kung bakit muntik na siyang tumigil sa pagkanta. Dahil unti-unting nawawala na ang melodiya ng inspirasyon sa kanyang buhay. Nagkakilala kami online and then hindi ko in-expect na okay pa naman siya nung una. Kasi nga, nagpapa-impress, ganun, bigay flowers, ganun. Okay. Tsaka pa-sweet, ganun. Okay. Tapos hanggang sa umabot po kami ng parang taon, ganun. Tapos hindi ko na po kinaya yung katoksikan sa, yung mga negativity sa na-absorb ko, ganun. Na dumating ako sa depression, halos ayoko nang kumanta, ganun. Ah, may ganyan. Okay, so halos, pero hindi pa rin talagang lubos na iniwan mo ang pagkanta. Pero sabi ni Laika, hindi maling pagmamahal ang magpapabagsak sa kanyang pangarap. Isang senyales mula sa itaas ang nagbigay daw kay Laika ng lakas para magpatuloy. Paano mo nalagpasan yun? Ang ginawa ko po ay tinawag ko siya, si Lord. Tinawag ko, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Tulungan mo ko makabangon ulit, sabi ko. Tapos umiiyak na po ako noon kasi nga, ang hirap eh. Tapos hanggang sa umiyak na ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Tulungan mo akong malagpasan to. Bigyan mo ko ng sign. Nakita ko yung tawag ng tanghalan audition, online audition. Yun na yun. Yun na yung time na yun. Ay, maganda pala ang kinapuntahan ng depresyon. Pabayaan mo na siya. Baka yun lang nagpabigat sa'yo. Sa pagkakapanalo ni Laika, ang kanyang nanay ang tahimik na umaalalay sa kanya para magbigay lakas ng loob at naging number one fan niya sa pagkanta. Siya ang naging kakampi ni Laika. Kaya wala mang special someone si Laika ngayon, meron naman siyang everything dahil sa kanyang ina. Anong ginawa mo sa premyo mo? Ang una kong gagawin sa premyo ko ay... Ano? Excited ako. Siyempre, magbibuild ako ng gustong-gusto ni Mama na pet shop para magkaroon siya ng business niya, sarili niyang business. Mahilig siya sa ano? Hayop? Hayop. Ah, mahilig siya sa dogs and cats. Okay. Palagi ka lang maging mabait. Yung respeto mo sa tao, hindi mo yan talaga iwala sa sarili mo. At saka, yung pagmamahal mo sa akin na bilang ina, yun ang inaasahan ko hanggang sa pagtanda mo. Yung respeto mo sa akin din na bilang isang ina, na lagi kong tinitreasure. Yung pagiging patience mo, na-learn ko mula sa'yo, napakasarap nun para sa akin. Kasi nakita mo din sa akin na kulang ako sa patience, kulang ako ng ganun. Pero pinuno mo ako. Thank you, thank you, thank you. At saka sana... Huwag kang magbabago at saka yung mga tao na malapit sa'yo, palagi mong pasasalamatan. Lalo na magpasalamat ka sa Diyos dahil ito ay galing sa Kanya. Lahat ng ito na binigay niya sa atin, galing sa Kanya, pahalagahan natin to, pahalagahan mo to, at saka palaging nakaapak ang paa sa lupa. Ang pagkanta ang buhay at kaligayahan ni Laika. Hindi man naging madali ang daan patungo sa kanyang tagumpay. Ang mahalaga, hindi talaga siya sumuko. Inilaban niya ang kanyang pangarap na makilala at magkapangalan. Gamit ang kanyang determinasyon at boses na pangmalakasan ng puhunan. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay ko ito. Pangarap ko.
Handa na si Laika na makipagsabayan. Kailanman daw, hindi niya bibitawan ang kanyang mikropono o titigil sa pag-awit dahil ito ang natatangin niyang sandata para balang araw mahilera siya bilang isa sa pinakamahusay na diva sa industriya ng musika. Ngayon, parang nararamdaman mo na ba na parang nagbubukas na ang pinto para sa tuloy-tuloy mo ng pagkasikat at maaaring susunod na diva dito sa Pilipinas? Pakiramdam ko po kung ano man yung ibigay ni Lord sa akin sa lahat ng journey ko dito. Magpapasalamat ako. Sa kanya ko pa rin yun lahat-lahat ng mga achievement ko in life. Mm-hmm. Tsaka nararamdaman ko naman po yun kasi nandun siya. Nandyan siya sa akin. Nakaguide siya sa akin. So sana po'y nagustuhan po ninyo ang aming palabas ngayong araw. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood at pagsama sa amin tuwing weekend. Basta kwento ng bawat Pilipino, siguradong hashtag pang-rated Corina yan. Tandaan, hindi namin kayo iiwan dahil sa aming mga puso, kayo ang number one. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Hanggang sa susunod na edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing weekend sa ating mas pinalawak na tahanan at samahan. Ito ang Rated Corina! The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.